So yung presyo nito is umabot po ito ng 'Pag welcome back sa ating YouTube channel Sorpas TV. Sa bago lang sa ating channel, like and subscribe. I-click na rin 'yung notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kayo ito. Ngayon, Makol, pakita natin 'yung ating pinakatipid sa gas ng mga minivan. So ito ay DE17B 4x4 Tiptronic RO6E engine TVT. So yung fuel consumption nito, mga kol, is 1 liter is to 16 kilometer to 19 kilometer depende po sa driving nyo, pagka-drive nyo. So check natin kung ano yung package at saka magkano yung presyo sa ganitong setup. Ayan. So yung kulay ng ating unit, mga kol, is a dark red and black combination. Yan, so makita natin ito yung kanyang headlight sa mga litis na minivan. So H4 halogen din, T10 din, ito yung ating signal light. Ayan, so makita natin napaka ganda, kinis yung pintura natin, ansal uritin po yung gamit natin. Meron tayong Suzuki emblem dito. So yung grills natin is kinulayan natin ng black. Ayan. So complete LTO registered po ito, mga kol. Ito na po yung kanyang plaka. Ayan. So fully tinted yung unit natin. So ordinary lang po yung ating side mirror ngayon. Ayan. So dito rin makita natin yung ating magwheels sa Japan original. Ayan. So ito 14 inches. Then kinulayan din natin yung brake caliper natin ng kulay red. Fully undercoat din yan, mga kol. Ayan. So yung mga ganitong unit is wala po siyang body kit. Ayan, so original. Depende na po yan sa owner kung gusto nila palagyan ng body kit. So meron din tayo dito detachable carrier sa itaas. Gutter type, kompleto po sa rain visor yung unit natin. Ayan, so dito naman brake drum yung ating likuran. Then disc brake yung harap. Then coil spring yung ating likuran. Ayan. So hindi po ito muli, coil spring po lahat. So katulad ng mga kotse. So yan dito, ito yung likuran natin. Yan, yan po yung kanyang back glass. Yung back glass natin is hindi siya buo. Hindi katulad ng mga DE64W na mga wagon. So dito pa rin yung kanyang tail light. Ayan. So same sila ng tail light sa DE64B, mga kol. Yung pinakamura natin na minivan. Ayan, so makita natin dito, ito yung signal light natin, reverse light din, yung ating brake light at saka yung ating park light. So meron tayong camera dito. Ayan, yan yung camera natin. So check natin, ito yung kanyang door opener sa likuran. Ayan. So door stay. Ayan. So makita natin yung ceiling natin is bago. Ayan. So yan dito, makita natin, ito yung upuan natin pag naka-fold yan, mga kol. Diba? So ang laki ng space. So ito yung the best pang negosyo or gawing mini camper van. Ito yon. So ang daming pwede natin masakay dito sa loob ng ating sasakyan. So tingnan nyo. So kasya po yung mga motor dito na mga XRM, yung mga lower CC, halimbawa yung mga NMAX. So kasya yung NMAX dito, tanggalin lang yung side mirror. Ayan. So yan po, black dito. Ayan, bago na din yung cover. So bago na din yung matting natin. So pakita natin, yan po yung upuan natin na pinold natin. So pakita natin dito pag naka-unfold yung upuan natin. Yan, so yan po yung upuan natin pag nabalik lang. Ayan, so ito yung hilain pag mag-fold, then hilain dito para maano natin na level. Ayan, so yan po yung upuan natin. So street seat lang po siya, mga kol. So sabay siya i-fold, hindi katulad ng mga captain seat. Ayan. So dito sa
window natin sa sliding is manual lang po, manual riser. Ayan. So, yun o. So, ito yung upuan natin pag nakaupo tayo dito. Ayan. So, makita natin. So, yan yung upuan natin. So, kasya po kung tatlo or apat na tao. Depende po sa laki. Napakaganda or napakalaki ng space na mga ganito nilin. So, makita natin dito. Ayan o. Taas pa yung clearance na natin dito sa ating uluhan. Ayan. So, brand new din yung mating natin dito. So brand new, yung iba is sharp as yung nilalagay natin pag good yung original, pero pag hindi na, ito na yung mga nilalagay natin. So ito yung tie wrench natin, yung riser natin nandito din, yung jack is nandito sa ilalim. Yung spare tire pala natin mga koles nandito sa likuran. Ayan, ayan po yung spare tire natin. Gamit yung ating tie wrench, ito yung ating iikutin para may baba natin yung ating tie wrench. So, fully undercooked din yan, yung ating unit. So, lahat ng unit natin is naka-fully undercooked yan. Dito naman sa harap, is ito meron tayong lagayan dito. Bottle holder, then ito, meron din tayo dito. Then, power window, yung harap natin. So, left and right. Ayan, so, naka-central locking. Ayan, so, pag lock mo dito, sabay po maglalock lahat ng pintuan natin mga kal. Ayan. So dito naman sa dashboard natin is back to original po yung kulay natin. Ayan. Yan yung nilagay natin. Diba? So ito, meron tayong top holder. Left and right po yan mga kal. Tapos meron tayong extra lagayan dito. Ayan. Yan po yung lagayan natin. Then meron tayong glabas dito. Ayan, so hazard switch, so meron tayong 7 inches touch screen stereo with reverse camera po ito mga call. Then, so ito yung shifter natin mga call, yung shifter natin is Tiptronic. So pwede tayong mag automatic mode, then pwede tayong mag manual mode. So plus and minus lang yung manual mode natin. So yung transmission talaga nito mga call is pure manual, pero meron siyang system yung AGS or auto gear shift. So siya yung mag-shift sa ating transmission, siya din yung magka-clutching. So ganyan ka high-tech yung ating minivan ngayon. So AGS, so meron yan sa mga mamahali na sasakyan. Ayan, so yung mga commercial, so meron siya ng mga AGS or yung paddle shift yata yung tawag nila. Ayan, so aircon din to mga call, malamig din yung aircon sa mga DE17V. So proven and tested ko na yon. Minsan nga mag-a-ice yung aircon nito. Ayan, lalo na pag laging naka number 1. Ayan. So, ito yung aircon switch natin, lower hanggang 4. Yung volume natin para mas mabilis na lalamig yung pinakalikuran natin, ilagay natin sa 4. And pag sobrang lamig na, ilagay natin sa 2 or 1 kung saan kayo comfortable. Ayan, so, yung harap, ito naman yung ating mating. So, ayan po yung ating accelerator pedal, din yung ating brake pedal. So, naka-handbrake na yan mga call. Hindi po siya katulad ng pure automatic. Is meron siyang parking brake pedal dito or parang clutch dito sa gilid. Ito is handbrake siya. Ayan, so ito is yung accelerator pedal natin. Hindi po siya cable type, kundi electronic po siya. Meron siyang sensor para mag-o-open and close po yung ating throttle body, kasi yung throttle body natin mga call is fully electronic. So isa din yan sa dahilan kung bakit napakatipid sa ganitong minivan. So proven and tested na namin to. Ayan, so dito makita natin meron tayong lagayan, so headroom sa itaas. So marami tayong pwede ilagay dyan. So okay din yan kasi bolted din to. So naka double plastic din yan para kung medyo merong mabibigat konti, pwede natin ilagay ko dito. Ayan o. So matibay ito. Then meron tayong sun visor, left and right po yan. Then yung room light natin, then center mirror natin. So, meron siya mga passenger handle. Ayan, left and right, kompleto. So dito rin makita natin yung ating 4x4 switch. Ayan. So start natin mga ito. Ayan, makita natin. Iko-mode dito, AGS na ano. So yung mileage pala nito is 63,984. So original na mileage talaga nito mga call, yan po talaga. So hindi tayo nagpalit ng panel grid, so 63,000. Kasi dati
Itong unit na to is parang armor car to, nakabalot lahat ng bakal. Siguro company used dun sa Japan, pero napakababa ng mileage, kaya napakasulit. So sa takbuhan, napakatipid din sa gas sa test drive namin to. Naka-air ko na yan. So check natin yung makina ng ating unit. Ayan. Ito yung makina niya. So original na makina. So ganda ng andar. Mimic. Ganda ng under. So makita natin dito yung ating PCB valve, yung injector natin tatlo, then ito yung ating BVT solenoid, yung ating oxygen sensor dalawa, then yung ating temperature chamber nandito, then yung ating camshaft sensor nandito sa gilid. Ayan. So sa ilalim na meron pa yung camshaft sensor. Ayan. So 4x4, so pindutin natin to. Ayan, makita natin yan. Ayan, so naka-engage po yung 4x4 natin. Pag hindi naman gagamitin din natin, pwede natin i-off yung 4x4 natin. So mawala din yan dyan sa ating panel board. Ayan, so check natin sa kabilang side. Ayan. So dito po mga kon, makita natin yung ating gas tank opener. Ayan po yung gas tank natin opener. So dito makita natin, ayan. So yung charge number natin, ito yung charge number natin. Made by Suzuki Motor Corporation. DE17D. Chassis number is RO6E. Ayan. So dito naman tayo, check natin. Ayan. Ayan, so dito makita natin yung ating EGS. So ayan po yung EGS natin. Throttle body, full electronic. Alternator din yung ating aircon compressor. Ito naman yung ating air filter housing. Din yung ating main push box. So dito yung ECU natin. So yan po yung unit natin ngayon mga call, is DE17V Tiptronic. So yung presyo nito is umabot po ito ng 308,000. All in na po yan mga call, kasama yung pintura, complete LTO registered, kayo yung mamili ng kulay ng unit. Ayan. So direct ka po sa inyo. So dito naman is coolant po yung nilagay natin. So ito yung magandang ito yung ating windshield washer reservoir, free fluid, then yung coolant reservoir natin. So pagkanaan nito is pressurize po yung ating radiator or yung yung coolant reservoir natin. So ibig sabihin wala po siyang radiator cap. So yan yung kagandahan, wala masyadong issue sa dito yung magbawas ng coolant. Kung meron mang magbawas ng coolant, ibig sabihin merong leak sa cooling system ng ating makina. Ulitin ko po, yung presyo is 308,000. All in na po mga kol. Kayo yung mamili ng kulay. So, kung gusto nyo mag-order, contact lang sa aming contact number na 0923-34607 or visit sa aming Facebook page, Surplus TV page, personal Facebook account, Dudung Lagan Surplus. Follow nyo rin yung mga page namin, Mini Camper Van ni Dudung Lagan. Tapos yung ating isang page sa Carmen Brands is Dudung Lagan Auto Parts and Auto Trading Carmen Davao del Norte Brand. So yan lang muna yung aming vlog for today. Maraming salamat po sa yung patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share and subscribe. Then click na rin yung notification bell para updated kayo sa ating next video upload. Ingat po mga kailan. Bye bye. God bless po sa ating lahat.